evening, guys. Mark here again, and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything car related, please hit that subscribe button and check out my playlist. So yun, guys, dito tayo sa bahay sa Tagaytay. Papunta na tayo ng Ilocos, pero baka mag-overnight muna kami sa Vigan. Kasi sobrang layo talaga nung biyahe. Nasa kulang-kulang 700 kilometers. So, mag-Vigan muna tayo. Calle Crisologo for one day. Yun, mag-ikot kami. Baluarte. Yung mga malalapit doon. And siguro next day kami magpo-push for Pagudpod. Kasi mga 200 kilometers pa yata yun from Vigan. So yun, guys, full tank tayo, pero bawas na yan eh. Hindi pala full tank, sorry, bawas ng 1 bar. Reset natin yung trip meter A and B. Ayan. Para may idea tayo na sa fuel consumption, 75,000 kilometers. So yun, guys, baka mag samahan ko to ng mga pictures. Tapos tatry natin mag-vlog sa mga stopover natin. Okay? So, yun. Iti-testing din kasi natin yung racing high tension wire na nakakabit kay Neo and yung NGK laser iridium. Okay? So, yun. Kita-kits, guys, sa mga stopover natin. A few moments later. Okay, guys. So, first stopover natin. Nasa ano kami? Petron and Lex sa Marilao, Bulacan. Coffee break lang kami saglit kasi napaka-traffic sa EDSA. So, ano na ngayon? 10:32 PM. Nakapagpahinga kami siguro mga 10 minutes. Next stopover siguro bandang Esitex na. Okay? So, yung guys, second stopover. Ayan, papahinga muna kami ni Neo. Nasa PTT Tarlac na kami. Esitex. Ayan. So, pahinga siguro mga 20 minutes. Kasi yung huling stopover is yung sa Bulacan pa. Okay naman. Tuloy-tuloy yung biyahe. So, ayan. I-update ko kayo. So, balak namin yun nga. Overnight muna ng Vigan, then Pagudpod next day. Good morning, guys. So yan, nakapagpahinga na tayo. Nakatulog kami ng 3 hours. So today kakain lang kami, brunch, then punta kami ng Baluarte. Tapos yung sunod na gala is mamayang gabi na sa Calle Crisologo. Yun, ngayon kakain muna, then Baluarte. Ayan, kakastart lang ni Neo. Malamig pa, makina. 483 kilometers, guys, galing Tagaytay to Vigan. Okay.
So good morning from Vegan, guys. So mag-pre-check lang ako ngayon kasi nga tutuloy kami ng pagod-pod mamayang before lunch. So kahapon, actually ang huling gamit namin kay Neo kahapon was sa Baluarte. Tapos naglakad na lang kami pa Cali Crisologo para rin makapagpahinga si Neo. So yung pre-checks natin hindi kagaya nung general check na ginawa ko doon sa Tagaytay bago kami nagpunta dito. Lahat kasi yung chinek ko pati pang ilalim. So yung pre-checks are basic lang. So yung fluids, yung oil, tsaka kung ano mang mga loose kasi diba binaklas ko yung hapon. Mga filter din, che-check natin. So, simulan natin sa coolant. Okay? So, yung coolant, actually, nabawasan siya ng konti. So, mamaya ko na yan itatop up. Pwede kasing yung ground level lang. So, mamaya i-check ko yan ulit pagka huminto kami sa gas station. So nasa full naman siya. Brake fluid natin nabawasan siya ng konti. So normal yan kasi napakalayo yung biyahe. Tsaka gamit na gamit yung brakes talaga. Tsaka yung pag brake kasi natin is mostly high speed, diba? Kasi talagang puro highway tayo. Loose connection. Yan, check nyo lang yung mga spark plug nyo, spark plug cap, connected to your ignition coil. Yung cap naman is secured. Yan, sa baba. So, air filter, check natin. So, okay pa. Pero malamang palitan ko yan sa pag-uwi ng Tagaytay. Kasabay ng oil change, of course, yung oil natin. So, eto magdamag ng hindi nagamit. So, yan, guys. Saktong-sakto sa F. Yung kulay niya, okay pa. So, ganyan dapat yung ano nyo, oil level, either F or in between yung dalawang dot. So 2.5 liters yan. Balik na natin. So yun, okay. So I think pwede na kaming tumuloy sa pagod pod. So, tingnan. Mukha namang hindi bawas. Siguro yung ano lang, ground level lang. Pero yun nga, mamaya pag huminto kami sa gas station para magpagas, check natin ulit. Okay? So, thanks for watching, guys. Okay guys, so paalis na kami ng Vegan. It's 8:52 a.m. and nakastart na si Neo. Wina-warm up ko lang and dediretso na tayo ng pagod pod. So, syempre mag-stop over kami dun sa mga ARC, mga famous sites dun bago mag-check-in sa pagod pod. So see you guys there. A few moments later. Okay, hi guys. So first stop over, simula kaninang 8 o'clock in the morning, 11:20 na. At from 482.3 na kilometers yung natakbo natin. Nasa ano yata kami, Bakara. Nasa Bakara. Ngayon. So ito siguro kami after 20 minutes siguro kasi 3 and a half hours na kami gumabiyahe and yung pagod pod is around 60 kilometers away na lang galing dito. So malapit na. Di
yung mga dinaanan kaming bayan-bayan sa Lawak. Napaka-traffic. Yun. Nagpagas na kami kanina. 12 liters. So, nabawasan ulit ng isang bar. Anyways, malapit naman na kami. So, yun lang. Kita-kits ulit mamaya, guys. And good day, guys. Yan, finally, nandito na kami. Actually, galing na kami ng Patapat. Dumiretso kami dito sa Hanas Beach Resort. Pero hindi kami sa Hanas nag-check-in. Sa Myra, Ira, something. So, bago to mag Hanas. So, mag-stay kami dito 2 days. Wala signal yung globe dito. Kaya, siguro pag balik na namin ng vegan uli, saka na ulit ako makakapag-post. So, time check 2:29, umalis kami ng vegan 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, so 6 hours na biyahe papunta dito. Again, yun nga, galing kami ng Patapat, then dumiretso kami dito. So, from 490 we are at 681.1 kilometers. So, 2 bars yung nabawas. Nagpagas ako ng 12 liters dun sa vegan. So, yun lang guys. Kita-kits ulit. Natin day 2 dito sa Pagod Pod. Final check up ako bago kami umalis. Alis kami dito sa Pagod Pod ng 8 AM, tapos siguro mag stop over kami ng vegan for an hour or 2 para magpahinga. Then biyahe na pa kami pabalik ng Tagaytay. So I would assume na it would take mga 14, siguro between 14 to 18 hours, depende sa traffic doon sa Manila. So yun, check natin yung coolant, sakto lang nasa full, pero nabawasan siya ng konti kasi nga sobrang layo nung biyahe, tsaka napakainit nung biyahe namin. Tapos yung brake natin, nabawasan siya, sobrang konti lang naman. Again, normal kasi nga madalas high speed yung pag-brake natin. So, pag-uwi namin ng Tagaytay, yun nga, mag-change oil tayo, papalit tayo ng filter, at maglilinis tayo ng brakes. Tapos, baka i-engine wash ko ulit kasi nga yung vapor ng salt water, guys, is, ayan, medyo malagkit nga sa sasakyan. And malamang yung fins or yung coils nung radiator natin at nung evaporator or yung condenser rather is puno ng salt. So check natin yung mga high tension wire, wala namang loose. So good. So yun, papahinga muna kami. So 6:29 AM, 690 kilometers yung natakbo natin one way.
So, multiply it by 2, not unless idaan kami sa ibang lugar ni Waze. Yun yung magiging final ano natin, mileage. So, more or less, 1,480 kilometers in total. Back and forth. So, titingnan natin pag-uwi ng Tagaytay. Doon din natin malalaman yung average fuel consumption. Okay? So, kita-kits ulit sa mga stopover natin, guys. So, yun guys. Inagana namin yung alis kasi iniisip namin yung bayan-bayan. Napaka-traffic. Kagaya nung galing kaming Viga, napaka-traffic papunta dito. So, inagahan na namin. Alis kami 7 a.m. 7:03. So, nandito pa kami sa Pagudpod. Yeah, nagpi-picture-picture na lang kami. Then, uwi na kami ng Tagaytay. Pero yun nga, medyo maraming stopover kasi napakalayo. Siguro, isipin nyo guys, 600. Ayan guys ha. Oh, 692.6 kilometers guys. So, multiply nyo yan by 2. So, yun yung magiging biyahe namin. So, yun lang guys. So, kita-kits tayo sa mga stopover. Okay guys, magandang hapon. So, ano na to? Pang second stopover natin galing ng Pagudpod. Duminto kami ng Vigan para kumain ng empanada at bagnet. So, time check tayo. 1:15 p.m. Ayan na po yung natakbo natin. 894.9 kilometers. So, may 480 kilometers pa tayo bago makauwi ng Tagaytay. Ano lang to? Bladder break. Maghahanap kami ng ibang gas station na malaki na siguro merong meryendahan uli. Para magpahinga. Siguro pahinga kami mga 1 hour kasi ilang oras na ba? 6 hours na kami bumabiyahe simula Pagudpod. So, yun lang. Mamaya vlog tayo pagka yung mag-stopover kami ng matagal kasi i-check ko rin yung mga fluids. So, hi guys! Ilan na ba to? Third stopover natin from Pagudpod. Nandito na kami sa Agoo. Sa La Union. Time check. 5:02 p.m. yung oras natin. Yung trip meter natin was ilan? 690. Ngayon ay 1,036.7. So nasa Agoo pa lang kami. I think meron pang 300 plus kilometers hanggang Tagaytay. So yun, baka mag-stop over kami sa City Mall sa SETEX yata. Doon na kami magdi-dinner. Tapos yung mga gas station doon, doon na kami mag-stop over para makapagpahinga din si Nia. So yun lang guys, update lang. Okay, hi guys. Pang fourth stopover na natin. So, nagda-drive tayo since 7 a.m. 9, 10, 11. So, 16 hours na tayo sa kalsada and wala pa tayo sa bahay. Pero nandito na kami sa Santa Rosa. Ang total distance traveled na natin ay 1,318.7. Yun, wala namang aberya, walang issue, walang na flat or kung anumang issue, pero may na-notice lang ako na parang adhesive dun sa radiator yung top cover niya. So ginawa ko, tinakpan ko na lang ng epoxy para sure. So wala naman siyang tagas, nanigurado lang ako kasi yun nga, napakalayo ng biyahe and mahirap pagka tumagas siya ng 10 oras ng gabi. Okay, so yun lang. Bukas siguro or mamaya ipapakita ko sa inyo yung ginawa kong epoxy dun sa radiator. Okay guys, touchdown Tagaytay. So nandito na tayo sa bahay. Time check
12:29 AM. So total of 17 hours sa kalsada, 17 and a half hours from Pagudpod to Tagaytay. Ang stopover namin is apat lang. Pinakamatagal yung sa City Mall. Siguro mga 20 minutes kaming nandun kasi kumain kami. So, total distance travel, guys, is 1,342.9. Mas maigsi kasi ewan ko, may dinaanan kaming bagong kalsada. So, parang mas mabilis eh. So, parang shorter yung travel namin ng siguro mga 20 kilometers, mga ganyan. Pero, yun nga, 17 hours, guys. Bukas magpapagas ako para ma-average natin yung fuel consumption. Ngayon, magpapahinga. Kasi bukas marami tayong gagawin. Ang plano ko kay Neo is yun, linis lahat ng brakes, check ng fluid, tapos ayusin ko na yung epoxy nung sa radiator, and then change oil. The usual. Okay? So, yun lang, guys. I hope nagustuhan nyo tong vlog na to. Again, Mark nga pala, and this is my car, my 6-year-old Hyundai Ion. Thank you so much, guys. Kung di pa kayo nakasubscribe, hit nyo na yung subscribe button para sa mga update, mga DIY, at kung ano-ano pa related sa kotse or sa Hyundai Ion. Thank you so much, guys. See you ulit sa susunod na vlog. Good day, guys. So, eto na. Eto yung final clip nung vlog natin. Tapos na ako mag-check, mag-PMS uli kay Neo. So, nag-compute ako, guys, nung fuel consumption. Yan, nag-compute ako. Ang fuel consumption average natin, ang naubos natin total is 72.6 liters ng gasoline versus 1,344 kilometers. So, ang average fuel consumption natin ay 18.5 kilometers per liter. So, yung 18.5 na yun, guys, eto isipin nyo, ha, naka-ACA kami balikan. Kasi nga, mainit yung biyahe namin, papunta pabalik. Tapos, yung mga traffic sa bayan-bayan. Plus, nung pauwi kami, grabe yung traffic sa Balintawak, sa NLEX, as in. Sobrang traffic. So, 18.5 para sa akin, napakatipid. Matipid na, kasi alam nyo naman yung kalsada doon sa yung mga nagpunta na ng vegan sa or sa Ilocos or even Pagudpod. Alam nyo naman na yung most ng roads doon is stretch. So talagang mapapasarap ka ng apak doon. So may mga instance kasi na lumalagpas kami ng 100, 120, 130, ganyan yung takbo namin, even 140. Pero saglit lang. Tapos, syempre, pag o-overtake ka sa mga truck, talagang kailangan mong umapak. 18.5, guys. Good na. So, ang gasolina namin, halo-halo. Kasi, yung ibang gas station, wala silang premium. So, no choice. 91 yung kinakarga. So, eto, guys. Eto yung nagas namin. Yan, plus yung ginas ko ngayon. So 6.6, 12.6, 12.1, 15.19, 15.2 basically, tsaka 19 liters. So yun. Tapos eto, guys, ha. Ayan, umaandar nga pala si Neo, guys. Oh, hinahan ko yung aircon para marinig nyo. So yan. So umaandar si Neo. Yan, naka-aircon ako. O, tingnan nyo yung shift knob ko. Hindi gumagalaw. Yan. Naka-aircon ako eh. Ang init kasi.
Yan, buti medyo kumulimlim. So, yun lang guys. Bagong oil natin, bagong filter. Ano ba to? X-Tier na ultra synthetic. So, gamitin ko muna siya for a few months. Few kilometers, then bigyan ko kayo ng feedback versus dun sa Isin. Fully synthetic na. 5W30. So, eto, mas malabnaw to guys. More on ano kasi to eh. Parang racing na. Para sa mga high rev engine. High revving engine. O yun, yung mga mahilig maghahataw, eto maganda to para sa inyo. Kasi mabilis mag-circulate yung oil sa makina na nagsisigurado or kumbaga nakakasiguro kayo na malulubricate yung parts even sa high rev. Even is sa mataas na rev. Yun lang. So, thank you ulit sa pagsama sa aking vlog. Mark nga pala ulit. At kung meron kaming travel in the future, bibigyan ko kayo ng gagawa natin ng vlog. Tapos, yun, yung status ni Neo. So far, guys, bukod dun sa preventive action na ginawa ko sa radiator, walang naging issue, no overheat, walang flat, no nothing. Basically, ang pinoblema ko lang is yung gasolina. Yun lang. Tsaka, syempre, yung pagod, guys. Ang tip ko lang, guys, if i-replicate nyo tong trip ko na to, I would suggest na i-condition nyo yung sarili nyo at yung sasakyan nyo, of course. Meron naman tayong mga video ng mga checklist na pwede nyong sundan bago kayo mag go on trip. Kasi hindi biro guys, isipin nyo yung ginawa namin kahapon ng misis ko. Umalis kami ng Pagudpod 7 a.m. at dumating kami dito sa Tagaytay 12:30 ng madaling araw. So that's a total of 18 hours of land travel. So, kung hindi kayo nakakondisyon, hindi nakakondisyon yung sasakyan nyo, I'm almost certain na hindi nyo kakayanin yung biyahe. So, ano lang yun? Realistically speaking lang, wag na natin i-sugarcoat kasi kayo rin yung mahihirapan pagka nagka-aberya kayo sa kalsada, hindi nyo ma-enjoy yung biyahe, hindi nyo ma-enjoy yung bakasyon nyo, at mapapagastos lang kayo. So, yun lang. Thank you so much guys sa pagsama. Again, mark nga pala ulit. Please, please, please share this video. Subscribe na rin kayo kung di pa kayo nakasubscribe. Kung may question kayo, kung interested kayo umorder ng spark plug at yung high tension wire, message nyo lang ako sa Facebook account ko na Makoy Reyes ang pangalan. Yung profile picture ko doon is yung NGK na OEM Honda. So, thank you so much guys. See you sa next video.